akin din ang mga sulat, aming paborito. Si Karen Lee Viewdes sumulat tungkol dun sa mga diorama daw sa Ayala na napakaganda raw at kinahangaan ng mga turista. Ngunit sabi niya, yung gumawa doon ng mga diorama yun ay talagang who's a great artist for doing all of those things. Eh, ngayon dahil albularyo na lang. Dahil daw, well, I presume na wala na siguro makuha ang trabaho na hindi raw kinikilala yung kanyang talents, no? Siya daw si Simeon Abaya. Alam mo, Jim, siguro pwede natin i-feature ito one of these days. Yun na nga eh. Tsaka yan ay isa lamang pagsasalamin ng kung ano na nga bang nangyayari sa ilan sa mga artists natin din sa ating bansa. At kung anong proteksyon at pangangalaga at pagpapahalaga ang binibigay sa kanila ng lipunan in general. Wala sa prioridad mo. Ayun, ang masakit doon. Napakalungkot. At maraming salamat po doon sa iba pong nagpahatid ng kanilang mga liham, mga suggestions, at yung po kanilang mga balaking sumali sa ating pong palatuntunang Tatak Pilipino. At asahan niyo po, hindi po namin kayo bibiguhin, lalo pa ngayon binigyan na naman kami ng panibagong pampagana. Kaya talaga pong masayang-masaya kami at ganado pa po kami maghatid sa inyo ng magagandang palatuntunan dito po sa ating programang Tatak Pilipino. So hanggang sa susunod na Sabado, ang inyo pong mga kaagapay sa talakayan. Jim Paredes sa nagpapanudina mula ngayon gabi. Sign up! Araw na ito para manalo tayo sa tank. Jill Santos Veloz, mananalo po tayo. Lalo-lalo na sa Ligue 1. Magandang hapon po. Whoa!